yung love na to is perfected sa buhay ng mga mananampalataya. Alam niyo po ba yun? Na nasa sa atin yun. Maikakasot kaisotuparan. Isakatuparan. Yeah. It is perfected through the believers, yung mananampalataya na sumusunod sa Kanya. Napakahalaga po. So, sa hapong ito, I would like us all, nais ng Panginoon na maunawaan natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon so that in return, we can also respond sa love ng Lord sa atin. Tayong lahat ay tumayo. Basahin natin ang salita ng Panginoon sa 1 John. Kung may, I would like as well na kung may mga Bibles po kayo, maganda rin na mabasa natin. 1 John chapter 4 verses 12 hanggang 19. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. We know that we live in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. In this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Because in this world, we are like Him. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment, the one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Father in heaven, we thank you for your great love for us. Naranasan po namin ang inyong dakilang pag-ibig nung kayo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat po sa hapong ito. Naririto po kami, aming Ama, bukas ang aming mga puso para namnamin ang inyong biyayang buhay sa aming mga puso. Tulungan niyo kami, O Diyos, na hindi lamang po namin marinig ang inyong mensahe, hindi ba unawaan po namin, at sa aming pag-unawa, maisagawa po namin, at tunay nga po na we can declare that truly your love lives in us. We thank you, Lord, for your mighty presence na siyang nagbibigay saysay palagi sa aming pagtitipon. Because of your mercy over us, Lord, cover this place with your precious blood. Ano mang gawain ng kaaway na ilayo kami sa aming pandinig sa inyo, hawakan niyo po ang puso ng bawat isa. That our only focus is on you. Yes, O Lord. Yes. Encounter you in a very special yes, way. Yes, salamat po, O Diyos. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ay makakaupo. So, love. Kahit isang anggulo, apat na letra, lahat ay nakaranas na ito, lahat ay meron nito, either tatlong klase, eros, phileo, agape. Yung pag-ibig na between lovers, eros, yung magkasintahan, nagmamahalan, pag-ibig, yung phileo, kaibigan, magkakapatid, at yung pag-ibig na agape, yung pag-ibig ng Panginoon na walang condition. At sa hapong ito, gusto ko po na maunawaan natin ang ating binasa, verse by verse, para sa hapong ito lalabas tayo na ano nga bang ibig sabihin ng verse 12, 13, 14, 15. Gusto ko na maunawaan po natin. As we open our Bible, no, dito sa verse 12,
sabi dito sa salita ng Panginoon, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Ang sinasabi po, that no mortal man, wala nino man pa ang nakakita sa Panginoon. Bakit nga po? It's because God is Spirit. Amen. Pero ang tanong sa atin, paano ito nire-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin? No? Paano ipinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang sarili? Kasi God is Spirit. We cannot see Him. Pero sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. And sa atin din, bilang mga mananampalataya, when we love one another, we declare yung proof ng reality ng Panginoon sa buhay natin. Ang gusto kong iparating sa hapong ito na yung assurance, yung method na assured tayo na meron tayong, yung hindi lang yung knowledge na merong Diyos. No? It's just a head knowledge na meron siya. Pero yung evidence na Jesus is in us is that when we love one another. Kapag iniibig natin ang bawat isa, ito yung katotohanan that according to His word, Jesus is seen in us. And He lives in us. Nabubuhay siya. Hindi natin siya makita, but through that word, love. Ito yung pinaka malakas na proof, pinaka strong na proof, at yung reality ng Diyos is when we love one another. Okay? Napakasimple na mensahe, pero minsan mahirap. Pero sa hapong ito, I would ask all that we will exercise this message sa buhay natin. In verse 13, we know that we live in Him and He in us because He has given us of His Spirit. Ang ibig sabihin nito, yung indwelling presence of the Holy Spirit ang siyang magkukonfirm sa atin, sa ating relasyon, sa ating Panginoon. The indwelling presence, yung banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, yun yung magkukonfirm sa ating relasyon sa Panginoon. At yun din ang magsasabi na tayo ay kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng ating pag-abide, yung mananahan tayo sa salita ng Panginoon at sa kanyang nais. Yun lang po. Wala namang iba. Walang ritual na gagawin sa ating pag-aaral. No? We know that we live in Him and He in us because He has given us His Holy Spirit. We have to abide. Kailangan tayo manahan sa presensya ng Panginoon by His word, and we know His word sa kanyang nais. Yun lang po. Wala nang iba pang malalim na tinuturo sa atin. Because the Holy Spirit gives us the power to love. Hindi natin kaya, but because yung banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, siya ang tutulong sa atin para matuto tayong magmahal. In Romans, gusto ko lang basahin para maidagdag. Romans 5:5, sabi po sa salita ng Panginoon, and hope does not disappoint us because God has poured out His love. God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit. Oh, you see? It's not your effort, but it is God who's poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Okay? So, napakaganda. In verse 12, no one has seen God, but we can see God by our love for one another. Makikita na ang pag-ibig ng ang Panginoon ay nasa sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Verse 12. Pangalawa, yung presensya ng Holy Spirit sa atin, the abiding presence of the Holy Spirit confirms to us
our relationship. Okay? Are you getting? Amen. Ito ang nagko-confirm ng ating relasyon sa ating Panginoon. At yung Holy Spirit na nasa sa atin, ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahan para ibigin ang ating kapwa. Alam niyo, napakahirap ibigin ang mga taong nakapagbigay pait sa ating puso, di ba? Yung paulit-ulit kang sinasaktan, paulit-ulit kang dumadaan sa kamay, matinding kamay ng taong nanakit sa iyo, hindi man physically, sometimes verbally, napakahirap noon sa ating sariling effort. But because, dahil nga binigyan tayo, we have been given the Holy Spirit, kaya nating mahalin ang mga tao na mahirap mahalin. Amen? Amen. And that's the proof na talagang meron tayong relasyon sa Panginoon kapag kaya mong mahalin yung taong nanakit sa'yo. Remember that. That's the only proof. Walang iba. Hindi yung pagre-regalo o pag anumang bagay. But when we are able to accept and love that person, that's the proof na meron tayo. In verse 14, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Alam niyo po, sa nangyayari ngayon sa ating mundo, sa buong mundo, no one can save the planet Earth. Merong ng project, ang isang organization, Saving the Planet Earth, dito sa Europe, sa ibang continents of the world. Meron silang mga project to save the planet Earth. But I tell you, mga kapatid, that no man or no government can save this Earth. Only Jesus is the Savior of the world. Kaya nga po, eto yung saysay na He was sent. Ang ating Panginoong Jesus ay pinadala saan? Sa mundo para iligtas ang mundo. Amen. Yun lang po, walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen. Unawaan po natin, no? Remember that the purpose why Jesus came is to save all of us. Kaya natin masasabi that we are living a life that is blessed and not man or anything has given this to us, only Jesus. Alright, in verse 15, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in him and he in God. Napaka ganda dito. Ang sinasabi po sa atin, sa if anyone acknowledges, ang ibig pong sabihin dito na ang ating patuloy, continuous, tuloy-tuloy na confession. Na pagsasabi natin na Jesus is the Son of God. Hindi po yung lip service, yung confession po. Kung gusto ko pong ipahayag sa inyo, explain yung word na confession, hindi po na babase dito sa sinasabi ng ating bibig, kundi yung ating pang-araw-araw na patutuo na pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito yung confession natin, nagsasabi ito ng ating surrender at pagsunod sa Panginoon. Naunawaan po natin, oh, sabi dito sa salita ng Panginoon, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. Yun yung patuloy, araw-araw, in every day of our lives, we confess by living yung mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung attitude natin, yung Christ-like attitude when we surrender and obey Him. That's how we confess that Jesus is the Son of God into this world. Makikita po nila. And, verse 16, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Kapag naranasan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, eto yung mag-uudyok sa atin
para maniwala tayo sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang Kanyang pag-ibig, no, ay nananahan sa atin. Dahil God is love. No? When this love abide in us, we remain, when we remain, we live in it. Ibig sabihin nito, yung ating spiritual root, yung ating ugat sa Kanya, no, ang ating ugat sa Panginoon, ay nag-flow sa atin. Okay? The spiritual root that has been implanted in us, nag-flow sa buhay natin, and then dito, pag nag-flow, ito yung nagpapakita. It will show through us. Tayo yung magiging patotoo. At people will see and be touched. Sila ay, they will be touched, yung sabi dito, they will be, mamamangha sila sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? They will see the love of God living in us, the way we respond to the love of God. When we abide, when we remain, then magiging buhay natin, hininga natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga, araw-araw, we will live in love. Ang hirap kaya mabuhay na walang pag-ibig. Alam nyo, paano natin masasabi na we love God? Tayo ay may mga magulang. Diba mahal natin ang ating nanay at tatay? Amen. Ang tanda ng ating, paano sinasabi natin we love our parents, ang ating nanay at tatay. Pero ang proof ng pag-ibig natin sa kanila is when we love our sister and brother, yung mga kadugo natin, yung anak ng tatay natin, mga kapatid natin. Yun yung proof na love natin ang ating tatay at nanay when we love our brothers and sisters. Yan ang makikita natin na itinuturo sa atin. We say we love God when we love our brethren, ang ating mga kapatiran sa pananampalataya. Wala dapat manuot ay ma, there shouldn't be hatred. Wala dapat galit or puot na nananahan sa puso ng sinumang nagsasabi na mahal niya ang Panginoon. Dahil alam nyo, na napakahalaga maunawaan natin, napakasimple ang tinuturo sa atin. Wala nga talaga naman sa sinasabi ng bibig. Hindi yun sinasabi sa bibig, kundi po hinahayag sa ating aksyon. No? Nanawaan po natin? Okay. In verse 17, in this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment because in this world we are like Him. Meron dito na sinasabi that perfect love casts out all fear. Yung perfect love na ito, it is the idea of maturity. When we reach the fullness of expression. The love of God is perfected in us when we apply it, when we love others. Alam niyo po yan. Nagiging makabuluhan ang sinasabing pag-ibig ng Panginoon na ibinigay sa atin when we do it in action, may action. Yung perfected in us, ibig sabihin yung it will, yung completeness, kabuuan nito. Okay? It also states about yung perfected na sinasabing love, is it is actually an action word. Action word ito. Kapag sinasabi na that person is hungry, hindi lang natin sinasabi, we have to feed the hungry. We have to help yung mga tao na nangangailangan ng tulong. We have in terms of discipling the people who are young in the Lord, that is how our love is perfected when we do something for the benefit
of the other person. Tama? Nagiging buo yung pag-ibig. And then, sinasabi din dito na meron tayong confidence concerning the day of judgment. Yung time of final judgment. Bakit tayo magkakaroon ng confidence? Kasi alam nyo po, na palagi kong sinasabi na one day, we will all, lahat po tayo ay haharap sa Panginoon. At tayo ay magsusulit sa mga bagay na ginawa natin nung tayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa. We all will face that final hour. Pero bilang mga mananampalataya ng Panginoon, with God living in us and through us, wala po tayong dapat rason na matakot sa araw ng paghuhukom. Bakit nga? Dapat magkaroon tayo, we look forward. Ito nga dapat yung ating inaasang-asam na we are looking forward to this day. Kasi bakit nga naman? It is the end, katapusan ng kasalanan, and it is the beginning of our face-to-face meeting sa ating Panginoong Jesus. I am looking forward on that final day that when I face the Lord. Diba? What's the point na nakilala natin ang Panginoon? And wala ka talagang yung you do not know. Yung wala kang expectation towards, diba? Kaya ka nagtatrabaho every day, at the end of the month, you expect masasahuran ka. Diba? You have expectation that at the end of this, meron kang matatanggap. Even for us, meron sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya ng Panginoon, bilang mga anak ng Panginoon, meron tayong final day na one day we will meet our Savior. Dapat meron tayong ganun. Kaya nga, kailangan nating i-exercise yung pag-ibig ng Panginoon. Our relationship with Jesus Christ, kailangan po nating pagsumikapan na may work out sa ating pakikinig sa Kanya. Perfect love cast out all fear. Dalawang klase po ang fear na ituturo ko sa inyo sa hapong ito. Yung fear na to, yung mataas na paggalang sa Panginoon, yung reverence na tinatawag, malalim po yun na word. Meron ka talagang yung respeto, yung respect, yung bawat anak ng Panginoon sa atin dito. Dapat maunawaan natin na that never tayong mawalan ng respeto sa ating Diyos. Dapat palagi tayong nandoon in holy and reverent awe. Paano natin yun magagawa? In a sense of humility, yung kababaang loob na makita natin ang ating sarili na kailangan natin ang Panginoon. Meron tayo yung respeto na when we are in the area, yung araw ng pakikinig sa salita ng Panginoon, dapat nakatuon tayo na actually you are not interacting with me right now. You are interacting with the living God. Kaya yung isipan dapat natin, nakatuon dun sa word na lumalap, naririnig natin. That's how we reverence. And when we hear His word, merong yung puso natin nagre-respond. Oh Lord, merong kaagad, no? Forgive me. Merong, or thank you Lord, nagbigyan kaagad ng liwanag yung ating isipan. That's how we have this reverence, yung holy na pagkatakot sa Panginoon. Dalawa, sabi ko kanina, na uli ng pagkatakot. Out of our love, out of our respect, yun yun. At yung isa naman, yung fear. Ito yung terror. Terror ito na, yung fear na to, yung nakakatakot, is because when you are sinning against God, meron at merong kaparusahan. Because He is a righteous God. Dapat, ito yung terror na mararamdaman mo yung takot. But we'd rather go in the holy, yung reverence. Magkaroon tayo ng ganun. No? Sabi ko noon sa mga, nasabi ko na rin sa inyo, when we honor the Lord, hindi ka natatakot. Yung natatakot ka sa Panginoon, hindi dahil sa parurusahan kanya. No? It's, you have this, na, yung heart ng Panginoon is grieving when you sin.
Kung ikaw ay nagkasala, hindi ka natatakot dahil parurusahan ka. Natatakot ka dahil parurusahan ka. But kapag ka nagkasala ka, you are grieving because you hurt. Nag-grieve yung Holy Spirit na nasa sa atin. Naunawaan niyo po? Yung gusto ko. Yun yung pagkatakot na merong humility na, Lord, forgive me. I have sinned against you. Help me. Tulungan mo ako. Yun yung holy fear natin sa Panginoon. It draws us near to Him. And we are convicted na magkaroon ng pagsisisi na totoo at hindi na natin gagawin at babalikan. Yung fear na isa, yun, when we sin against God, it produces fear. In fact, when we are sinning against God, dapat nga, meron kang fear dahil alam mo na meron kabayaran. Ang patuloy na pagsuway sa kalooban ng Panginoon. No? There is no fear in love. Kapag ikinumit natin ang ating buhay sa Panginoon at ma-realize natin na mahal tayo ng Panginoon. At ang Panginoon, He cares for us. Kapag makarating po kayo doon sa pangunawa sa ating mga puso na mahal niya tayo, kaya sabi ko, perfect love casts out all fear. Na whatever He allows, anuman yung inaalaw ng Panginoon na daanan natin sa buhay. Lahat tayo merong pinagdadaanan. But when we know that God loves us so much, He cares for us, and when He allows us to go through, it is within the sphere of His love for us. Nandun last, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, testings, trials, problems, ay sakop yun ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Naunawaan nyo? Amen. No, sakop yun. It is within the sphere of His love for you and me. Hindi yun outside of His love. Napakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, that when we go through tough times, hindi yun lang pa sa pag-ibig niya, andun lang yun sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang response ng puso natin, na sasabihin natin na mahal din natin ang Panginoon, bigla na lang yung fear na didissolve. Nawawala yung fear. Kaya nga, it is cast out by His love. Nawawala yung fear na yun sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Basta gusto ko na iparating sa inyo, mga kapatid, that when you realize, maunawaan nyo, itanim nyo talaga na mahal kayo ng Panginoon. He cares about you. Anuman ang daanan nyo, it is within the sphere of His love for you. Praise God. Yan ang magpapatuloy sa atin to really trust Him even more. Because it is His love. Hindi yun punishment ng Lord. He wants us to experience lalo na yung malalim na pag-ibig niya sa atin. Thank you. Amen? Yes. Are you encouraged? Yes. Amen. Amen ba? Amen. Yung parang you feel so secure. Ako, I am secured. But all the more as I read the Word of God, palagi pinupuno ng Panginoon na sasabihin nila, naku, kawawa ka naman. Single ka, wala kang anak, wala kang asawa, sino mag-aalaga sa'yo? Madalas yan sabihin ng mga kaibigan natin, even kapwa Kristiyano, kawawa ka naman. But you know, my only security is the love of God na naitanim, nakasimento sa puso ko. Because lahat ng minamahal ng Panginoon, hindi niya mababalaan. Amen. Ang tao pwede kang iwanan. Ang sitwasyon pwedeng, sabi ko, isang iglap mawawala. But the love of God will never diminish, even yung pagkakasala natin, sa mga pagkakamali natin, sa pagkukulang natin sa Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nabawasan. Because His love will always, always bring us back to Him. Kapag naunawaan natin, we love because He first loved us. In verse 19.
sabi ko sa inyo, ang tanong ko, ano, what brings us to God? Ano yung nagpapalapit sa atin sa Panginoon? What brings us to God? And what brings us back to God when we go astray? Ano yung magdadala sa atin sa Panginoon? At kapag tayo ay napalayo dahil sa ating katigasan ng ulo, ano pa rin at sino pa rin yung magdadala sa atin sa Panginoon? I would like to submit to you that it is the love of God that brings us to Him and will bring us back when we go astray. As kapag tayo ay, alam niyo yung biglang tumatalikod tayo. Tandaan niyo, why you are here today, many times gusto mong tumalikod, but because of the love of God, palagi kanyang binabalik to the center, dahil you are the apple of His eye. Mahal ka nga, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya sa gitna ng mga pagsuwag natin, hindi ikaw, kapatid. It is the love of God. Yan ang namumusap sa puso mo para bumalik tayo sa Kanya. Hindi natin maunawaan ang sinasabing self-sacrifice na pag-ibig until you receive it. You cannot give what you do not have. Ang sinasabi, yung pag-ibig na yan, nung tinanggap natin, when we receive it, we also know how to show it or give it. Yes. Yun lang ang masasabi ko na kailangan. Ang laki-laki, sabi ko nga, ang laki-laki, God is love. Andyan sa likod natin. Pagtingnan natin, God is love. Dapat maunawaan natin yung lawak ng sinasabi. Hindi lang natin sinasabi, binabasa. Minsan, sabi ko nga na, binabasa lang, God is love, but we really do not. But today, I would like us all na maisimento ito. Kaya paglabas natin, no, dala-dala natin yung simentadong pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. We do not brag about yung mga success natin. Without the love of God, meron ka nga nito. Meron kang magandang pamilya, happy ka na. Meron kang pera, kung dumadami ang pera mo, happy ka. But without the love of God living inside of you, walang saysay. Walang saysay. But if you have katamtaman lang, but if you have the love of God, napakalaki ng puso mo, napakalaki ng yung area ng pag-ibig mo sa tao. Sa iliit ng meron ka, pero ang laki ng pag-ibig mo. And I have seen that dito. Nakikita ko yan sa iglesia. They have seen that. Kaya na-encourage ako. As alam nyo ba na yung buhay nyo is an encouragement to me na when you go beyond extra mile, sabi ko, Lord, bless that servant. Pagpalain mo pa siya, Panginoon. Dahil nga, kakarampot. But ang kanyang pag-ibig ay lampas doon sa kakarampot na yan. Alam nyo, it's the love of God. When you do something for the Lord, you know this is it, but you want to expand more and more. That's how you love God. Because you go and do extra time, extra mile, extra hour to really, really serve the Lord. Napakasarap. Pag-ibig ng Lord sa atin. Sabi ko nga, many times, sa buhay ng isang pastor, it's not easy. Hindi madali. Many times, gusto kong umatras. Kapag maraming problema, and when I stand on my own, sabi ko, I wanted to back off. But, ma-realize ko, na sa panahon na kailangan ko ang Panginoon, yung buhay ko, He took me in. And He feel, pinuno niya ako. And sabi ko, why should I? Bakit pa ako aatras? Andito na. Naranasan ko na, and then go on. Sa ating lahat, naranasan na natin yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi nagiging cold kaya ang love. Mainit pala. It is just us. Paano tayo mag-respond sa pag-ibig ng Panginoon? I would like to read to you in John 20.
Kasi sinabi dito na we love Him because He first loved us. In John 20, this is about the story of Mary Magdalene. Nung si Kristo ay inilibing na. Okay? I would just like to share to you para maunawaan. Verse 10. Okay? Ito nung yung una-una, early in the morning, the first day of the week, nung inilibing na si Kristo, it was still dark. Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. Pumunta siya doon at nakita niya na yung bato ay wala na doon. So, pero hindi niya nakita si Jesus doon, kaya tumakbo siya, sinabi sa kanyang mga sinabi ni Mary na wala na si Jesus doon. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo ni Kristo na wala na siya doon. So, ang mga, in short, nagtakbuhan din sina Peter, they are running as fast as they can, yung naglam, yung, I don't know in Tagalog, to say, ginapura, kumaripas. Yung kunwari, inunahan mo ako. Nag-unahan. O, nag-unahan pa sila. Talaga si Bilma, siya sa Tagalog siya. Wala siyang nakasagot. Yung mga taga-Batangas. Mayroon sa rin yung nakasagot. Si Maria. O, nag-unahan pa sila para talagang tingnan. So, punta tayo doon sa verse 10. Then the disciple, nung wala silang nakita na, bumalik na yung mga disciples sa kanilang bahay. Pero alam nyo ba, but Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb. Tiningnan niya. Tapos, ay nakita niya dalawang anghel seated where Jesus' body had been. One at the head, and merong isa doon sa ulo, at merong doon sa paanan. And they asked, tinanong siya ng mga anghel, woman, why are you crying? Sabi niya, they have taken my Lord away, she said. And I don't know where they had put him. Hindi ko alam kung saan siya nilagay. In verse 14, at this, she turned around. Ito ba? Nalumingon siya. And so Jesus is standing there. Pero hindi niya na-realize na it was Jesus. Yung nung nilingon niya, hindi niya na-realize na si Jesus yon. And then, sabi dito, woman, he said, why are you crying? Who is it you are looking for? Tapos inisip niya na yun lang yung gardener. She said, sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I will get him. And verse 16, kakatuwa dito, Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Okay. Napaka kalinghaga dito ang ating pag-aaralan. Minsan kasi, tingnan nyo na, eto na. Minsan iniisip natin na we seek him. Kagaya ni Mary, pumunta siya na hinanap yung katawan. Na we seek God. Pero actually, it is God who seeks us. Waiting, nag-aantay ang Panginoon sa atin na ma-realize natin ang ating lostness na tayo ay nawawala. At inaantay niya tayo na abutin siya. At kapag nasumpungan natin ang Panginoon, when we find Christ, na-discover natin na tayo yung nawawala. We love Him because He first loved us. Yeah. It is the Lord ang nag-i-initiate sa atin. Inaantay lang niya tayo na lumapit sa Kanya, na malaman natin, ma-realize natin na tayo ay nagkulang sa kabanalan ng Panginoon. Inaantay lang niya tayo na iabot ang ating kamay sa Kanya. At sa pag-abot ng ating kamay sa Kanya, andyan na siya nag-aantay sa atin. That's why you and I, ikaw at ako kapatid, naririto ka ngayon. It is because we are saved, because
ginawa ng Panginoon. He died for you and me. He did not die for us. The only thing we do now is to die for ourselves. Ibig sabihin, mamatay tayo sa ating nais, but allow God to work in us. Napakadakila ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi malayo, mga kapatid. It's not far. Hindi rin natin kailangang antayin o hindi pala natin antayin na maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. It is already given. It's for us to step forward. At yung pag-ibig, God is love. Bukas sa atin. Ngayon, sabihin natin, sabi nga yung kanta, Amazing Love. How can it be that you, my King, die for me? Amazing love. Amen. I'm alive and well. Alive and well, hindi yung buhay na humihinga ka. Maraming alive and well ngayon. Maraming buhay, healthy. Ibig sabihin, it's because the Spirit of God is living in us. That's why we can say, I'm alive and well. Because your Spirit lives within me. And died and rose again. Amazing love. Sa hapon ito, huwag nating sayangin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Let us be affirmed na yung love na yon, yan yung mag-uudyok sa atin para palagi tayong lumakad sa daan patungo sa ating Panginoon. Nothing is more important. Yes, your husband, your boyfriend, your family can love you. Hindi mapapantay. Pwede kang mahalin ng tao. Kapag ikaw ay mabuti, pwede kanyang mahalin more. Because you give more, you love more. But with God, walang makakapantay sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Even many times, all of us, sasabihin ko, we go astray. All we let sheep has gone astray. Each of us turning his own. Lahat tayo may gustong gawin kanya-kanyang direction. But His love will always pull us back. Ikaw, kapatid, you are a proof. Ikaw at ako ay patutuo ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, umabot ka ng isa, dalawa, tatlo, apat na taon na naririto pa rin. Remember, it is the love of God. Ayaw kanyang mawala, ayaw kanyang mapariwara. Kaya gagawin lahat ng Panginoon. Sabi ko, kung ano man yung dadaanan natin sa mga darating na araw, remember, andito lang sa isper ng pag-ibig ng Diyos. We are covered by the love of God even in the times of storm, sa gitna ng kawalan, sakit, rejection, or whatever. We are in the spell of His love. Then don't get out. Huwag niyong ipagpalit ang Panginoon sa tao, sa material, amen, o ano nang bagay. Tandaan natin, dalhin natin ang pag-ibig niya. And when we carry the love of Christ, we can tell that Christ is alive. Mahalin natin ang bawat isa. Tanggapin natin yung kapulangan. Amen. Meron kayong mga asawa na hindi pa naniniwala sa Panginoon? Let Christ lives in your heart. Kasi kayo yung testimony. Sacrifice more. Pray more. Hindi mo yan pwedeng atakin, dalhin sa church. You live your life in the spirit of God's love. Kapag nandun ka sa pag-ibig ng Panginoon, mahal na mahal mo ang Panginoon, hindi ka ang magdad. The Lord will speak unto Him. Kaya, families, sabi ko nga, nag-away-away ang family. Let the love of Christ live in us. Para makita
pa rin, ha? Si Kristo na bumasa. And one day, they will come to know Christ. Amen. Nais ko rin sa hapon ito na yung pag-ibig niyo sa Panginoon ay uminit pa. It should not be a very, wala lang, very casual na love. Mama. Our love for one another is when we help each other. Yung pagtulong na ituwid ang kamalian ng bawat isa. We love that person and we do not like what he or she is doing. But we love by guiding them, advising them. Hindi natin pwedeng iiwalay. We can only show God's love when we extend extra help. No? Sabi nga nila, isusumbo mo na, bibigay mo pa. Pero hindi ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Full. Open. Na, kasi pag isusubo, bibigay, manunumbat tayo. No? Binigay ko na nga sa'yo. Remember, wala tayong magpagmamahal. Tayong lahat ay tumayo, awitin natin yung amazing love. And I want us all to, yes, give your love to Jesus. We love Him because He first loved you. No, sabihin natin, Lord, I love you. In what way? Wag lang lip service. Gawin mo yung kailangan mong gawin. I would like to challenge all of us. Na sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon, gawin natin makatotohanan by our action. Hindi lang dito sa church, siguro sa families natin, sa mga kaibigan natin, kakilala natin. Share the word. Share the word. We love God by helping others. When somebody is in need, sige, tulong lang. It will always be reciprocated. Mabibigyan ng kapalit ang mga ibigay natin pag-ibig sa ating kapwa. Let's worship the Lord together.